Pamilyar ka ba sa dahong ito? Isang pangkaraniwang uri ng halaman na kilalang kilala lalo na nga sa mga probinsya. Subalit marahil ay maiisip mo lamang ito o ang dahong ito kapag makakakita ka ng isang tao na nagnganganga. Dahil ito nga ang pangunahing sangkap na kanilang ninunguya. Subalit batid mo ba na mainam rin pala ang mga dahong ito para sa mga may sakit, sa iyong pamilya at maging sa iyo mismo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga taglay na bisa at gamit ng dahong ito, ang dahon ng betel. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang betel o betel leaf ay isang uri ng dahon buhat sa gumagapang o baging na halaman na betel plant. Kilala rin ito sa mga katawagang saptasira, paan at maminaman sa Katagalugan. Ang India nga ang lugar kung saan unang nakilala ang dahon ng betel. Isa itong hugis pusong berding dahon na nag-uumapaw sa gamit at benepisyo. Ang dahon ng betel o mamin ay nagtataglay ng vitamin C, thiamine, niacin, riboflavin at carotene. Kaya kung marami nito sa inyong lugar, ay halika at makinig at isa-isahin natin ang pwede mo nitong pagkagamitan. Ang mamin ay isang mahusay na painkiller. Maari mo itong itapal ang dinurog na dahon nito sa anumang bahagi ng iyong katawan na may pananakit. Kung mayroon ka namang sugat, bago mo ito lagyan ng bandage, ay tapalan mo muna ito ng dahon ng mamin upang mas mapadali ang paghilom at paggaling nito. Ang dahon din nito ay mahusay na antioxidant. Mainam itong nag-aalis ng mga toxins at mga free radicals sa ating katawan. Nagpapanatili rin ito ng balancing pH level upang maging mainam ang kalagayan ng ating tiyan. Inumin lamang ang katas nito habang wala pang ang laman ang inyong sikmura sa umaga. Ang tangkay rin nito o ng dahon nito ay maaaring isausaw sa castor oil at magagamit mo upang malunasan ang hirap na pagdumi lalo na nga sa mga bata at baby. Ang dahon ng betel rin ay mahusay para sa ating metabolismo dahil pinapagaan at inaayos nito ang daloy ng dugo. Makakaiwas ka sa mga sakit sa tiyan, acidity at pangangasim na nararamdaman. Kung ang isang tao naman ay walang ganang kumain, lalo na nga kung kagagaling lamang sa sakit, mainam na pampabalik ng gana ang pagkonsumo ng dahon nito. Isa rin itong mainam na breath freshener. Iwas sa sira ng ngipin, nakakalinis ng bibig at iwas germs at mga bad bacteria. Ginagamit rin itong panlunas sa ubo at sipon at panlunas sa mayroong bronchitis o hirap sa paghinga. Marami pang gamit ang dahon ng mamin. Bilang anti-diabetic agent, anti-cancer agent, anti-microbial, at panlunas sa depresyon. Kaya naman kung merong tumubo nito sa likod bahay ninyo, ay alagaan mo na dahil marami itong gamit at magiging pakinabang. Ikaw, sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa amin, ito nga ay tinatawag na mamin. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito? Ang prutas na santol. Masarap at paboritong pitasin ng mga kabataan kung ito ay nahinog na nga. Subalit batid mo ba na isang pangunahing lunas ang santol, lalo na nga sa mayroong mataas na lagnat at hindi kayo sanay uminom ng gamot? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating isa-isahin ang mga importanteng gamit ng punong ito ng santol. Dahil baka magamit mo nga ito sa oras ng pangangailangan.
Ang Sandoricum cotjape o mas kilala natin bilang santol, sentul o cotton fruit sa Ingles ay isang tropical na puno na native sa mga dalampasigan ng Timog Silangang Asya, particular na sa Malaysian Floristic Region, Indochina, Sri Lanka at India. Mayroon ngang dalawang klase ng santol, ang yellow at ang red variety nito, na mapagkikilanlan sa pagbabago-bago ng kulay ng dahon nito bago ito tuluyang matuyo. Ang puno ng santol ay madalas tumataas nga ng hanggang 150 talampakan at mayroong mga guhitang malalapad na dahon. Ang mga bunga naman ito ay maasim at minsan ay matamis na kilalang ginagamit sa pagluluto ng sinantulan at pang-asim nga sa sinigang. Subalit ang mga dahon nito ay hinahayaan nga lamang malaglag ng karamihan ay labis palang kapaki-pakinabang at isang mahusay na panlunas, lalo na nga sa mayroong karamdaman. Ito ay mahusay na gamot o panlunas, lalo na sa mayroong mataas na lagnat, trangkaso o labis na mainit ang katawan dahil nga sa mga sakit na nararamdaman. Simple lamang ang inyong dapat gawin. Kumuha ka lamang ng 7 pirasong batang dahon ng santol. Pakuluan ito o ipaksiw kasama ng suka at sibuyas. At pagkatapos ay ihaplas o ipunas sa buong katawan ang pinaglagaan nito. Ang mga pinakuluang dahon naman ay itapal, 3 piraso sa ulo at 4 na piraso sa tiyan na nakaharap sa ibaba ang mga bawat tangkay. Ngunit pagkatapos nito ay iwasang mahanginan ng electric fan. Nakatutulong ang paglalagang ito ng mga dahon ng santol upang agarang mapababa ang init ng katawan o lagnat. Ang katawan din naman ng santol ay maraming pakinabang. Madalas ay magagamit nga ito bilang construction materials sapagkat ito ay madaling ipolish at gamitin. Kaya naman sa susunod na mayroong miyembro ng inyong pamilya ang mayroong mataas na lagnat o trangkaso, ay alam mo na ang pwedeng gawin. Kumuha ka lamang ng mga dahon ng santol. Ikaw, saan-saan mo nga ba ginagamit ang santol? Natikman mo na rin ba ang sinigang na santol o ang lutong sinantulan? O kaya naman ay ginagawa mo lamang itong jam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.